Dios. Aleluya, aleluya, Dios cubrió. Panginoon, purihin ninyo ang Panginoon mula sa mga langit. Purihin ninyo ang Diyos sa kanyang mga kaitaasan. Purihin ninyo siya, ninyong lahat niyang mga anghel. Purihin ninyo siya, buo niyang mga hukbo, mga hari sa lupa at lahat ng mga bayan, mga pangulo at lahat ng mga hukom sa lupa, mga binata at gayon din ang mga dalagang, mga matatanda at lahat ng mga bata. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon, sapagkat ang kanyang pangalang mag-isa ay nabunyi, ang kanyang kaluwalhatian ay nasa itaas ng lupa at ng mga langit. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Magsiawit tayo sa Diyos ng mga bagong awit at ng kanyang kapurihan sa kapisanan ng mga banal, sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa kanyang bayan. Kanyang pagagandahin ang kaligtasan ng mga maamo. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Purihin natin ang Diyos sa kanyang santuwaryo. Purihin natin siya sa langit ng kanyang kapangyarihan. Purihin natin ang Diyos dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin natin ang Panginoon ayon sa kanyang marilag na mga kadakilaan, at purihin ng lahat ng mga bagay na may hininga, purihin nila ang pangalan ng Panginoon. Amen! Ipagpapatuloy po natin ang ating pagpupuri, pagluwalhati, sa pamamagitan po ng bunga ng ating mga labi. Una po nating awitin ang bilang 21 sa atin pong mga imnaryo. Tayong kawal ni Kristo Jesus na marangal na hilugha sa ang banal na gawain natin inapasan yakapin ang buong tibay. Nating daranan, ah!
sa lusa pagsi Panginoong Diyos na buhay, na walang iba kung hindi ang Panginoong Heso Kristo. Susunod po nating aawitin ang numero 31 sa atin pong mga himnaryo. Iglesyang iligtas sa Diyos, sa Diyos, ito'y kay Kristo Jesus, may ating Panginoong Heso Kristo. Huling awit, mga kapatid, numero 63, unang estrofa at koro po lamang. Pagkatapos po, ititiklop natin ang ating mga tuhod. Ang pananampalatayang sabda, ang sa Diyos ay ating nakilaan. Pagkat ito
ito ang kautusan. Sundin natin walang alinlangan. Malapit na, malapit na. Dakilang Panginoon po naming Diyos, Ama na lubha ka pong kagalang-galang, Ikaw po ay Diyos na sadya ka pong kapita-pitagan, nag-iisa ka pong Diyos na buhay, Ikaw po ang may-ari, ang lumalang ng lahat ng mga bagay, ang Diyos na pinaka makapangyarihan ka po sa lahat. Ama, nasakbibi ka sa iyong pag-ibig. Napakasagana mo po sa kagandahan ng iyong mga kalooban. Napakadakila mo po sa iyong mga pagbibiyaya. Datapwat ikaw po ay Diyos, napakabanayad mo sa iyong mga kagalitan. Amang banal na ikaw po ang nag-iisa at buhay na Diyos, pinagtapatan, pinaglingkuran hanggang kani-kanilang mga kamatayan, ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, ng iyong mga banal na propeta sa bayan ng Israel, kinaawaan, kinahabagan, tinawag mo rin po ang aming mga minamahal na ama at ina, inilagay mo po sa iyong banal na iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, pinaglingkuran ka rin po nila hanggang kani-kanilang mga kamatayan. Panginoon Diyos, sa banal, sakdal at malinis na pangalan mo pong Kristo Jesus, matutunghan mo po muli kaming lahat, una na nga po sa silong nitong iyong dampang tahanan sa Los Angeles, California, sa bawat tirahan ng iyong mga tunay na mananamba sa Espiritu mo po sa iyong katotohanan at sa lahat po ng mga lalaki at mga babae. Araw-araw po tinatawag mo ay idinaragdag mo sa bilang ng aming mga kaibigan na nakikipag-aral, nakikinig po ng iyong banal na ebanghelyo. Ama naming Diyos, tunghan mo ang aming mga kalooban, masisilip mo po sa aming mga puso at aming mga kaluluwa, ang amin pong mga tao sa puso at marubdob na hangarin, na ipailang lang na muli sa iyo ang aming walang katapusan na mga pagpapasalamat. Amang banal, maraming maraming salamat po sa iyo sa 7 mga araw, napakabilis po pinalipas mo, ipinarana sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat, Amang Banal, nilipos mo kami ng buhay, kagalingan at ng mga kalakasan. Gayun din sa aming mga kabyak ng puso, sa amin-aming mga anak, mga manugang, mga apo, kasangbahay at mga kamag-anak namin sa laman. Amang Banal, maraming maraming salamat. Wala kang sa amin binawian ng hiram na buhay. Salamat po, patuloy mong pinagbubuksan kami ng mga magagandang pintuan ng mga kapalaran. Pinakakain mo kami sa araw-araw. Dinaramtan mo, pinagagaling, pinalalakas ang aming pangangatawan. At higit na nga po sa lahat, maraming maraming salamat, patuloy mo kaming pinagtitiisan at pinagtityagaan. Inaaralan mo po kami at tinuturuan saan mang dako ng sanglibutan kaming lahat ng araw roon sa pamamagitan po ng karunungan na iyong pinalago sa huling araw, nakakarinig kami, nakakakain, nakakainom ng iyong mga banal na salita na lipos ng Espiritu at lipos ng buhay. Ama naming Diyos, maraming maraming salamat sa iyo
sinasamba ka po namin, pinupuri ka namin, niluluwalhati namin ang iyong kagalang-galang, ang malinis mong pangalan sa Espiritu mo po at sa iyong kagilagilalas na kaliwanagan. Amen. Ama naming Diyos, sa linggo po ng umagang ito, sa mga kamay mo'y ipinagtatagubilin po namin muli lahat ng aming magiging mga kapalaran. Pangunahin na nga po sa araw at sa oras na ito na kami po ay umaasa, sumasampalataya, na ikaw po ang muling tatayo sa aming mga kalagitnaan sa Espiritu. Ikaw po ang magtuturo sa amin. Kakasangkapanin mo lamang, Amang Banal, ang dalawa sa iyong pinakahamak na mga alipin. Dumadalangin kami sa iyong linisin mo po ang kanilang mga kaluluwa, linisin mo po ang kanilang mga puso at ang kanilang mga isipan, at sana kung gagamitin mo ang kanilang mga labi upang sa amin makapangaral ng iyong kagilagilalas na kaliwanagan, bigyan mo po ng bisa't kapangyarihan kung mapakinggan po ng bawat isa sa amin at ng lahat ng kinauukulan. Tumubo sa aming mga puso, Ama naming Diyos. Ito po ang aming maisap kabuhayan, maging tulad sa isang ilawa na nagniningning sa gitna ng kadiliman sa araw-araw ng aming mga buhay, maging tanglaw, magbigay sa amin ng mga kalutasan, ng mga kagalakan sa Espiritu, hanggang maabot po naming lahat ang ipinangangako mo pong buhay na walang hanggan. Ama naming Diyos, kung kami po'y nagkulang sa iyo, kung kami na nagkasala sa mga nakalipas na mga araw, huwag mo sanang gawing dahilan upang hindi mo kami turuan at pangaralan. Nakikiusap kami sa iyo, Panginoon. Ituring mo na lamang kabiglaanan, ituring mong kamangmangan, at ituring mo na lamang nataglay ng amin-aming sariling mga kahinaan. Patawarin mo po kami, Amang Banal, sa lahat ng aming nagawang mga kasalanan. Aman Diyos, habang kami nakikinig ng iyong mga ginintuang aral, hipuin mo po ang bawat isa sa amin. Paghalingin mo sana ang sa amin pinasasapitan mo ng sari-sari at iba't ibang mga karamdaman. Bigyan mo rin ng lunas ang amin-aming mga pang-araw-araw na mga suliranin sa buhay. Una na nga po, Panginoon, ang marami ng sa amin nagsisitanda at mga nanghihina sa araw-araw, katulad po ng iyong mga walang kabuluhang alibin, ng iyong walang kabuluhang lingkod. Gayun din po ng aking kabyak ni kapatid na Rosita, ni kapatid na Prospero at Glenda, ni kapatid na Expectasyon, kapatid na Mirna at kapatid na Mercedita. Kami po, Panginoon Diyos, tulungan mo sanang magkaroon pa ng maraming mga araw, ng maraming mga taon. Idinadalangin din namin ang lahat ng aming mga kaibigan na ang kani-kanilang mga pangalay hindi na po nasambitla ng iyong hamak na alipin, at ang marami din sa aming mga kapatiran at mga mahal sa buhay na nangangalat sa iba't ibang dako nitong magulo at mandarayang sanglibutan. Isinasamo namin sa iyong sila man pong lahat ay huwag mong pagkukulangan ni pababayaan man, at maging ang bawat tahanan namin, ang amin-aming mga mumunting ari-arian, sa mga araw na ito, Panginoon, idinadalangin naming iwalay mo rin po sana sa mga sunog, sa mga lindol, malalakas na ulan, baha at mga daluyong, sa kamay ng pamahalaan, sa mga digmaan, sa mga magnanakaw, lalo na nga po sa napakaraming mga tao na may madidilim na puso at mga madidilim na kalooban. Ama naming Diyos, ang lahat po ng ito, idinadalangin po namin, ipinapakiusap, isinasamo at aming sinasampalatayanan. Dinirinig mo po sa iyong kaharian sa langit. Ito po ang iyong ibabasbas at ibebendisyon sa amin sa pangalan mong Kristo Jesus ngayon at magpakai kailanman. Amen. Sa banal at dakilang pangalan po ng ating Panginoong Jesus Kristo, na siya ring Diyos na ating lubusang sinasampalatayanan, sa inyo na mga minamahal po naming mga kapatid sa loob ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, at sa aming mga pinagpipitaganan at mga mahal na mga kaibigan,
Payagan po ninyong batiin ko po kayong lahat ng isa pong banal na kapayapaan. Purihin ang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Sa umaga pong ito'y tunay pong napaka mahabagi ng ating dakilang lumikha. Sapagkat patuloy po tayong pinagkakalooban ng kanyang makapangyarihang kamay ng kalakasan at higit sa lahat ng lubusang pananampalataya upang patuloy pong magampanan natin ang isang dakilang hinahanap ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen. Na higit sa lahat na huwag na huwag natin kalilimutan ang mga ganitong pagkakatipon sa kanyang dakila at marangal na pangalan. Sa umaga pong ito ay minarapat po ng Diyos, muli ay ating lubusang maunawaan kung ano ba itong Diyos na ating nararapat na makilala at kung ano ang katangian nitong Diyos na ito. Pakatandaan po natin ang napakahalagang hinahanap naman ng Diyos sa bawat isa sa atin, sampalatayanan nating kanyang mga nilikha. Buksan po natin ang ating mga banal na kasulatan. At dito po sa aklat ng ikalawang Pedro, sa kapitulo 3 po at ang bersikulo ay 9, in the 2 Peter 3:9, the Lord is not slack concerning His promise, as some men count slackness, but is long-suffering to usward, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Amen. Sa wikang Pilipino po, hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba, kundi mapagpahinuhod sa inyo na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. Dito po sa talatang binasa natin ito, maliwanag po ang nasa saad sa talata na ang Diyos po ay tunay na mayroong mga kapangakuan o mayroong tunay na kanyang mga ipinangako. At dahil din po rito, ang isa sa huli na kanyang ninanasa sana sa kanyang mga kapangakuang ito, dito sa ating pag-aaral ay makikita po natin kung bakit sa bandang huli ay kanyang sinabing ayaw niyang mapahamak sana ang mga tao at binibigyan pa niya ng pagkakataon na tayong lahat ay magsipagsisi. Dahil nga po rito'y una nating maitatanong, ano po ba gaayon sa banal na kasulatan ang isa sa mga katangian ng Diyos? Sa aklat po ng mga awit, sapagkat tayo ay mag-aaral at siya rin ang magtuturo sa atin, sa pamagitan po ng mga awit ni Haring David, sa 103 at ang bersikulo ay 6, ganito po ang ating mababasa. Ang Panginoon ay nagsasagawa ng mga matwid na gawa at ng mga kahatulan na ukol sa lahat ng naaapi. Maliwanag po, pakatanda ninyo ang aral sa talatang ito. Ito po ay mapapansin natin na sa lahat po lamang ng mga nangaapi sa buhay na ito, yan pong napakarami sa buong sanlibutan na mga kapuspalan, yan pong malimit na dumadalangin sa Diyos,
Yun pong laging umaasa sa Kanya. At yun po namang mga nakatataas sa buhay, yun pong mga mayayaman, yun pong mga mararangal na mga tao, sila din po naman ay meron din po silang mga kani-kanilang mga Diyos. Dadapat pinag-uukulan ng kanilang tuwirang pansin ay ang kanilang sariling mga kayamanan, ang kanilang sariling mga kapurihan, ang kanilang sariling mga karunungan sa buhay na ito. Kaya nga po, sa banal na kasulatan din, sa 103:8 rin po, ganito pa rin po ang ating mababasa. Ang Panginoon ay puspus ng baging Diyos at mapagbiyaya, banayad sa pagkagalit at sagana sa kagandahang loob. Amen. Ano po ang nais ipahayag nitong huling talatang ito po na ating nabasa? Ang wika po rito'y sagana sa kagandahang loob. Ang Diyos po ay hindi po tulad nating mga tao. Nakatulad po natin ang ating mga kaugalian. Napakadalas po ito, tunay, at maging kami po na nangangaral sa inyo. Hindi namin maitatatwa. Kami rin po kung minsan ay nagiging pabigla-bigla na kung ano-ano ang naming pang mga naisa sa isip. Tuloy, kaagad-agad po ay ano, nagagawa namin ang mga hindi nararapat. Nagkakaroon tuloy ng puspos ng mga kabagabagan at mga suliranin sa buhay. At ito nga po ang nangyayari sa buong sanlibutan. Lalo na ngayon, puspos ng kahirapan. Ehemplong-ehemplo na nga po, nakalulungkot, dapat nating tanggapin. At ito nga, maging dito sa bansang Amerika ay laganap na rin. Madalas nakikita namin sa telebisyon yung mga lumalabag sa batas, yung mga nahuhuli ng mga may kapangyarihan. Ano ang kanilang sinasabi? Wala po kaming pera, wala po kaming makain. Marami po kaming suliranin sa buhay. May sakit pong aking asawa, may sakit pong aming anak. At kung ano-ano pa. Kaya naman, nalilimutan at tuwirang nakagagawa, pabigla-bigla, tuwirang napapalulong na sa tinatawag kapahamakan sa kani-kanilang buhay. Kaya naman, dahil dito'y maihahambing pa po ba natin ang ating Diyos na tulad, sa tulad nating mga tao? Ang Diyos po ba ay katulad din nating pabigla-bigla? Ang Diyos po ba natin ay tuwirang madali sa pagkagalit? Pakinggan po ninyo ang talatang nakasulat sa isa sa kanyang mga lingkod na si Propeta Osayas sa kapitulo 11, versikulo 9. Hindi ko isasagawa ang kabangisan ng aking galit. Kumbagamat, talamak at tuwirang ang ating buong sanlibutan ay puspos, paglabag sa lahat ng uri ng kabuhayang ninanasa sana ng Diyos sa bawat isa sa kanyang mga nilikha. Ang wika pa rin ng ating dakilang Diyos, hindi ko isasagawa ang kabangisan ng aking galit. Hindi ako babalik upang ipahamak ang Ephraim. Sapagkat ako'y Diyos at hindi tao, ang banal sa gitna mo, at hindi ako paroroon na may galit. Dito po, maliwanag, ipinakikilala po ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ang Diyos po ay hindi tao na magagalitin at mabaksik. Dadapwat, pakatandaan po natin, ang mga tao po ay mga sinungaling. Tayong mga tao, masasabi po natin at lantaran at tuwirang walang makatututol. Ang tao nga po ay sinungaling.
Sa aklat din po ng mga awit, buksan ninyo sa Kapitulo 116 at ang versikulo ay 11. Aking sinabi sa aking pagmamadali, lahat ng tao ay bulaan. Mismo, Diyos na rin po, sa sama ng kanyang loob, lahat ng tao ay bulaan. All men are liars. Sa pamagitan naman ng pangangaral po ni Apostol Pablo sa mga kapatira noon na nasa Roma, sa aklat ng Romano, sa 3 at ang versikulo ay 10, ganito po ang ating mababasa. Kaya nang nasusulat, walang matuwid, wala, kahit isa. Ano po ang aral dito? Walang nakita ang Diyos. Walang nakitang higit sa lahat ay banal. Walang nakita ang Diyos kanyang ikagigiliw o kanyang ikasisya sa kanyang pagkakalikha sa tao. At sa pagpapatuloy sa 3:23, ano po ang sinasabi pa roon? Sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nangakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Yung pong tao, hindi nakaabot doon sa inaasahan ng Diyos na maging kaugalian, na maging tunay na buhay ng tao, maging isang banal, naglilingkod, kumikilala at lubusang sumasampalataya sa kanya. Wala siyang kinakitaan noon. Kaya nga't ang wika niya, lahat ng tao ay nagkasala, hindi nakaabot. Saan? To the expectation of God. Wala po na makakatulad ang ating dakilang Diyos. Dito ipinakikilala po ng banal na kasulatan na iisa po lamang ang ating dakila at makapangyarihan, dadapat mahabaging Diyos. At ito nga po ang Diyos na nagtataglay ng isang tapat na kanyang pangako. Isang Diyos na lubusang nananatili sa lahat ng kanyang mga kapangakuan na isa sa kanyang mga kaugalian. Dahil pa rin po rito sa pagpapatuloy, sa atin po sa mga huling araw naman na ito na, ito pong panahon na ito, 2016, meron po baga naman tayong mababasa sa Biblia na tunay na lahat ng mga tao ay sinungaling? Meron po bang maipakikilala ang Biblia? Lalong-lalo na nga po ngayon, na kanina narinig ninyo at ito naman ay lubusan ninyong naunawaan at alam kong sasang-ayunan ninyo na ang lahat o halos lahat ng mga tao ay merong kanilang kinikilalang Diyos, kanilang sinasamba, kanilang niluluhuran. Pakinggan ninyo kung anong nasa saad sa banal na kasulatan. Dito nga po sa kapanahunan natin, sa aklat ng 2 Timoteo sa 3:1. Dapat alamin mo ito na sa mga huling araw, ito po maliwanag, in the end times, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. There's no need for the expletives. Wala nang kailangan pang ipaliwanag dito sa salitang panahong mapanganib. Everybody is seeing it, everybody is feeling it, everybody is afraid of it. Walang nakakatalastas. Yun ang isa sa kadahilanan sa 3:11 po sa pagpapatuloy. Walang humahanap sa Diyos. Sabi po na sabi kasi, meron silang Diyos, meron silang sinasamba, meron silang dinadalanginan. Dadapat kulang, mali, hindi tunay ang kanilang tuwirang dinadalanginan. Ano pa ang nasa saad upang ipakilala ang kalagayan natin sa mga huling araw na ito? Sa 3:12, pakinggan po natin. Silang lahat ay nagsilihis. Magkakasamang nawala ng kasaysayan. Baliwala na po sila. Katulad nga po, kung hindi ako nagkakamali sa sitas ng sa sitas na naroon sa 8:22 ng aklat ng Mateo,
Natatanda ninyo yung isa sa ating mga aralin noong mga nakaraang linggo nang sabihin ng isang alagad sa ating Panginoong Hesukristo nang ayain niya itong sumama sa kanya at sabihin itong alagad na ito, Panginoon, hayaan mong ilibing ko muna ang aking ama sapagkat siya'y patay. Anong sagot ng ating Panginoon sa isa sa kanyang tagasunod na ito? Hayaan mong ilibing ng kanyang kapwa patay ang kanilang patay. Baliwala, napakaliwanag po ng sinalita ng ating Panginoong Hesukristo. At dito nga po'y maliwanag din ang pagpapatuloy sa mga huling araw na ito'y magkakasamang nawala ng kasaysayan na baliwala na po ang napakaraming mga tao sa harap ng Diyos. Bakit? Tingnan ninyo sa pagpapatuloy ng talatang ito. Tras 12, walang gumagawa ng mabuti. Wala, wala kahit isa. O sa 3:13 ng Roma, 3:12, silang lahat ay nagsilihis, magkakasamang nawala ng kasaysayan. Walang gumagawa ng mabuti. Wala, wala kahit isa. At sa 13, ang kanilang lalamunan na isang libingang bukas, nagsigamit ng daya sa pamamagitan ng kanilang mga dila, ang kamandag ng mga ulupong, ang siyang nasa ilalim ng kanilang mga labi. Eto, ano po ang aral dito? Punahin po muna natin ang pangkasalukuyang mga politika. You know, without any intention of something like destroying the personalities even of the people out here in the United States. Alam po ninyo, election din po rito sa Amerika. At kung kayo po ay narito, and perhaps you once in a while can see through television what is happening with regards to the campaigning of the various politicians out here for the presidency. Alam po ninyo, dito masasakit ho ang mga bunganga na rin. Masasakit po ang mga salitaan dito, personalidad na rin po. Ngayon din po ako nakarinig na akala ko dito sa Amerika eh, it is a question of a high moral and integrity and high educational manner of doing this campaign with regards to their ambition. Same thing everywhere. It has now become quite the same, katulad din sa ating bayan. May Duterte, meron Trump. Alam po ninyo, diyan sa ating bayang Pilipinas ay meron pong Duterte. You know what I mean? Meron po rito sa Amerika, si Mr. Donald Trump. Well, I cannot comment on that, even though we are now American citizens. But this is with regards to politics. This is just to emphasize what is written in the Bible. Maliwanag, ipinagpauna na ano, nagsigamit ng daya sa pamamagitan ng kanilang mga dila, hindi lamang sa politika. Bakit? Sa relihiyon, meron din. Sa relihiyon! O, unang-una, lahatin na natin, except the Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, o sa Iglesia ang kinagisnan. Ano ang nakukuha natin? Anong naaaral natin sa iglesyang kinagisnan? Wala. May narinig na ba kayo? May nakita ba kayong nagbasa ng Biblia? Ano ang mga pinaggagawa niyan? Magbubukas ng maliit na kahitang pinto sa kanyang likuran? Tapos meron yatang kukuning alak daw yata yun. Tapos siya lang ang iinom. At pagkatapos, iwawagayway ang kanyang kamay. Pagkatapos, meron namang iikot sa kanyang mga mahahaba rin ang suot na katulad niya. Alam po ninyo, kung kayo magbabasa ng Biblia, lahat po ng ginagawa niya ay sa demonyo. Letra por letra po. Pati po kasuutan niyan sa demonyo. Pagkatanda ninyo, Antikristo. Maliwanag po ang banal na kasulatan nang sabihin dito sa talatang ito ng Roma. Ano po ang sinasabi? Ang kamandag ng mga ulupong, ang siyang nasa ilalim ng kanilang mga labi. Amen. Yan ang mga sinasabi niyang mga katulad nung isang, let me make this side trip, meron ho dyan sa DCMM.
Alain ninyong napapakinggan ho namin dito. Hating gabi ho dyan. Dito, araw po dito sa amin, dito sa California. Alam mo ninyo kung sino ang kanyang pinupuri, kung sino ang kanyang dinadalanginan, kung sino ang kanyang iniwawas-iwas at kanyang ibinebenta sa kanyang mga kilala. Abay, si Padre Pio! Sino ba yung Pio na yun? Pagkatapos yun daw sugat ng kamay, yun daw dugo. What is the essence of that? Will that Padre Pio send even a single soul from damnation? Saan mo nabasa sa Biblia? Yan ba yung utos ng Diyos? Sino ba yung Pio na yan? Bulok na yan! Nilalang lamang yan! Tao lang yan! Katunayan ngay, kamandag ng ulo pong yan! Antikristo! Sasabihin ninyo, nagagalit ako, hindi na panahon ng kahangalan. Magbasa po tayo ng banal na kasulatan. Iisa ang tunay na Diyos. Ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Ang Diyos na hinihiling na sambahin siya sa Espiritu at sa kanyang mga katotohanan. 8:23-24. Oh, sana mabuksan ang tuwiran sa pamamagitan ng mga talatang ito. O sa maraming mga Protestante, sa mga born again, o sa ano pa, maraming mga relihiyon dyan na mga kung ano-ano. Babasa ng isang sita sa Biblia, pagkatapos ano ang gagawin? Sila na ang magsasalita, palalawakin, magsasalita ng isang oras, dalawang oras, tatlong oras. Alam po ninyo, meron po akong babasahin sa inyo. Hayaan ninyong makipagtiyaga kayo. At dito po sa aklat ng unang Korinto, pakinggan po ninyo, lalo na kayo na aming mga kaibigan, ano ba ang nararapat sa isang tunay na mangangaral, sa isang tunay na lingkod ng Diyos, na tunay na pawang mga katotohanan at tunay na ang nararapat, ang ibandila ay ang mga kautusan at ang mga tuwirang kalooban ng Diyos. Dito po, sa aklat ng unang Korinto, sa kapitulo 2, ganito po ang ating mababasa. Tignan po ninyo ang ipinangaral at ang damdamin ni Apostol Pablo. At ako, mga kapatid, dos po ito, uno, nang pumaryan sa inyo, ay hindi ako naparyan na may kagalingan sa pananalita. Wala daw siyang karunungan o sa karunungan na nagbabalita sa inyo ng patotoo ng Diyos. Sabi niya, he has nothing. He has no knowledge whatsoever. Pero ano pa, sa dos, sapagkat aking pinasyahang walang maalamang anuman sa gitna ninyo, maliba na si Hesukristo at siya na napako sa krus. Panginoong Hesukristo po lamang ang iaaral. Panginoong Hesukristo po lamang ang lubusang ipahahayag. Hindi yung si Father Pio, hindi yung reyna ng langit, hindi po si Guadalupe, hindi po yung kung sino-sino mga santo ninyo. Mga patay po yun, mga rebulto po yun. Maliwanag ang banal na kasulatan. Sa galit ng Diyos, basahin ninyo ang aklat ng Jeremias 7. Doon po mababasa ninyo, Jeremias, Kapitulo 10. Doon po mababasa ninyo, aklat ng Propeta Isaiah, Kapitulo 46, Kapitulo 45. Basahin po ninyo ang galit ng Diyos. Kung anong ginawa nila noon, ginagawa po ngayon sa pangkasalukuyan. Anong ginagawa? Sila niya'y kumukuha ng puno sa gubat. Tapos gumukuha ng kahoy. Tapos ginagawa na, kinokortehan ito, ginagawa niyang hugis tao. Pagkatapos, ito niya ay kanilang pinaiikot sa bayan. Tapos ito yung kanya ay kanilang dinadalanginan, inaawitan, hinahandugan, etc., etc. Pagkatapos niya, ito'y ginagawa nilang Diyos. Ano kayo? Isa lamang ang Diyos. Pagkatapos, wala. Talagang at tao, matigas ang ulo. Kaya ang sabi ng Diyos, wala, wala, wala. At dapat tunay, napakabait ng Diyos. Binibigyan pa tayo ng mga pagkakataon upang magsisi. Makilala natin ang katotohanan at katulad ng sinasalita ni Propeta Malakias, manumbalik na tayo sa Diyos, sa tunay na Diyos.
Wala namang hinihingi ang Diyos na kung ano-anong abuloy, kung ano-anong mga gagawing pagkain, kung ano-anong ritual. Bubuksan ng malaking pintuan dyan sa Batikano. Ano yung pinagbubuksan? Magliligtas ba ng kaluluwa yan? Pagkatapos, yung papa ninyo, halos Diyosin ninyo. Kung dadalaw sa isang bansa, siyang tuwan-tuwaan niya kami, nakita namin ang papa, para naan niya kung nakarating sa langit, nakita ko ang papa, makakarating ka sa impyerno. Hindi ang tunay na Diyos ang Diyos mo, kung hindi ang tao. Yan naman tunay. Tungkol sa mga relihiyon, tungkol sa mga kabalantunan na nangyayaring ito. Ano pa ang nasa sa aklat ng Roma 3:14? Ang kanilang bibigay puno ng mga panunumpa at ng kapaitan. Kaya po magulumbong sanlibutan. Ang kanilang mga paa ay matulin sa mga pagbububo ng dugo. Nalirimanin. Nabalita, kita namin sa TV, yung isang inchik na Taiwanese dyan. Pinatay na yung asawa. Pinaputol-putol pa. Tinapong pa doon sa lalagyan ng mga dumi. Mga inidoro. Anong klak? Look at the kind of people that we have now. Trust me, sa is, kagibaan at kahirapan. Ayan, kagibaan at kahirapan. And because the Philippines is the most idolatrous country in the Far East, dahil ang bansang Pilipinas ang napakaraming mga Diyos-Diyosan. Trust me, sa is, pakinggan ninyo. Roma rin po, kagibaan at kahirapan ang nasa kanilang mga daan. Kalain ninyo, pati mga manok kayo, namamatay na. Pati maisan, natutuyo, wala raw tubig. What is happening now? Ang bigas, imported daw. Ang dami raw kumikita dyan. Nagagalit ang mga magtunay na magsasaka natin. Bakit? Abay mura ang dumarating na bigas, samantala ang kanilang puhunan sa pagtatanim ay napakataas. Ano ang nangyayari? Kagibaan, kahirapan, kapaitan. At ang dana niya ng kapayapaan na hindi nila nakilala, walang pagkatakot sa Diyos sa harap ng kanilang mga mata. Actually, talagang wala silang takot sa Diyos. Bakit? Sila, kung anong gusto nila, mananalangin doon sa kanilang rebulto. Mananalangin ng paulit-ulit. Magsusuot ng mga mahahaba. Lahat ng kanilang ginagawa, ayaw ng Diyos. Kaya sila, Antikristo. Kampo ng Antikristo. At alam ba ninyo, yung lugar ng kanilang pinuno, yung Papa sa Roma? Nasa Biblia po yan. Basahin ninyo. Yan po ay nasa Biblia. Yan ang yung Papa sa Roma na yan, yung Batikano na yan, nakaupo. Saan? Sa mga bundok. What is the city that seated in the several mountains? Alam nating lahat yan. Nag-aaral tayo ng high school. Basahin ninyo, aklat ng Apokalipsis. City of Seven Hills. The City of Seven Hills. Rome. Diyan, nakatayo. Yan po, nasa Biblia, Apokalipsis. Basahin ninyo. Makikita ang tinatawag na Antikristo. Ngayon, mayroon po ba namang napasulat sa Biblia na pinangakuan ng Diyos? At hindi nalimutan ng Diyos ang kanyang pangako. At ito ay kanyang tinupad na maging sa huling araw na ito. Tanda po ninyo, ipinangako po ito at maging sa huling araw na ito ay tinutupad ng ating dakilang lumikha. Hebreo 11:8, sa pananampalataya, si Abraham nang tawagin ay tumalima upang pumaroon sa isang dakong kanyang patutunguhang mana. At siya yumaon na di nalalaman kung saan siya paroroon. Ano po? Ang napakahalaga rito, ito po ang kaninay aking nasambitla sa inyo na isang bagay na mahalaga na hinahanap ng Diyos. Ano po yun? Sa pananampalataya, ang Diyos ang sa kanya'y tumawag at nangako, iniwanan ni Abraham ang kanyang sariling bayan at ang kanyang mga magulang at lumakad sa daan na hindi niya nalalaman ni hindi niya alam ang mga patutunguhan sapagkat sa kalooban, kakatiwalat, lubusang pagkilala at pananampalataya sa Diyos, inasahan po ni Abraham na tapat ang sa kanya ay nangako.
Kaya naman sa 11:9, sa pananampalataya, siya'y naging maglalakbay sa lupang pangako na gaya sa hindi niya sariling lupa. At siya nga po ay tumahan sa mga tolda na kasama ng kanyang anak na isa, na si Isaac at siya po, na sa mga na mga tagapagmana ng isang pangako na kasama niya. At sa 11:10, sapagkat inaasahan niya ang bayang may kinasasaligan na ang nagtayo at ang gumawa ay ang Diyos. Biro po ninyo, sa dakilang pananampalataya, yung pong kaibahan ng pananampalataya, walang ebidensya, hindi niya nakikita. Dadapat, lubusan niyang sinampalatayanan, lubusan niyang pinaniwalaan na natili siya ron. And thus, belief became faith, naging pananampalataya. E pinatunayan pa po ba ito ng banal na kasulatan? O marami po sa banal na kasulatan. Tignan ninyo kasaysayan ni Noe. Sa aklat din po ng Hebreo 11:1. Sipin ninyo sabihin ng Diyos sa isang tao. Katulad po ni Noe, o gumawa ka ng daong, isang malaking daong, lahat ng mga uri ng hayop, maglagay ka ron. Pero ito, gagawin mo sa ibabaw ng mundo. Sipin ninyo, kung hindi ka lubusang kikilala, yayakapin at tuwirang kikilalanin ng isang dakilat lubusang makapangyarihang Diyos, doon bumangon ang pananampalatayang nakita ng Diyos kay Noe. Lahat ginawa ni Noe at lahat naman ng kapangakoang naligtas siya. 10 ng kanyang mga minamahal sa buhay, naroon ang pangako ng Diyos. Marami po, maging si Sarah. Hindi ba si Sarah ay nagtawa pa, dapat bumangon sa kanyang pananampalataya? Bakit? Kanyang tinanggap na ang nagsalita at ang nangako ay isang makapangyarihang Diyos. At ngayon nga, nagkaroon siya ng anak, si Isaac, at doon nagsimula ang sindami ng mga bituin na kanyang mga naging binhi sa pamagitan na rin ni Abraham. Dadapat ang isa nating maitatanong, paano tayo sa kapanahunang ito? Ito bang pangako, na tapat na pangako ng Diyos na ito, nasasakop tayo? Kung bagamat tayo ay hindi tunay na mga Israelita, pakinggan ninyo. Banal na kasulatan, aklat din po ng Romano sa 9:4, na pawang mga Israelita, na sa kanila ang pagkukupkup. Tingnan ninyo ho. Yung katangakuan ng Diyos, pawang sa Israel po lamang. At ang kalwalhatian, yung kagalakan ng Diyos, pawang sa Israelita lamang manggagaling. At ang mga tipan, yung mga utos, yung mga aral, yung mga nais ng Diyos na dapat sundin ng tao sa kanilang mga pamumuhay. At ang pagbibigay ng kautusan at ang paglilingkod sa Diyos. At ang mga kapangakuan. Lahat po yan, nauuko lamang sa bansang Israel. Mula kay Abraham, si Isaac, si Jacob, at sa 12 angkan ng Israel. Kaya dito po, sa banal na kasulatan ay maliwanag na sa Israel po lamang ibinigay ang lubusang kaligtasan. Kaya bumabangon sa atin. Ano pa ang nasa saad sa banal na kasulatan? Na sa kanila ang mga magulang at sa kanila mula ang Kristo ayon sa laman, na siyang lalo sa lahat. Eto po, Diyos na malwalhati magpakailanman siya nawa. Ano po ang ating nabasa, ipinangaral, pinanindigan, pinagsigawan ni Apostol Pablo, na mula sa kanila ang Kristo na ayon sa laman, sa kanyang pagiging katawang tao. Katawang tao. Nagkatawang tao ang ating Diyos. E ano? Dahil walang imposible sa Diyos. Jeremias 32:27. Nalalo sa lahat. Ito po, bakit hindi matanggap ng maraming mga nagsasabing sila ay may kinikilalang Diyos, dapat itinapon niya ang pagka-Diyos ng ating Panginoong Hesukristo. Nalalo sa lahat, Diyos na malwalhati magpakailanman, siya nawa, ang ibig sabihin, sampalatayanan natin ito, siya nawa. E anong aral dito po?
na pagkakatawag na tao ng Diyos, pinili ang Huda upang mahayag sa lahat ang Kristo na siyang kalwalhatian ng Diyos na tapat sa kanyang pangako. Maliwanag po 2:10 at 11 sa aklat ng Pilipos kung paano at lubusang nagkatawang tao ng ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, hanggang sa atin po sa mga huling araw na ito, 2016, ano po nararapat nating maalaman? Tayo po ba ay katulad ng nasasaad sa Biblia, sadya nga pong sa mga taga-Israelita lamang ang tinatawag na kaligtasan? Sa mga Israelita po lamang ba ibinigay ang kautusan na nararapat sundin ng kanyang mga tao? Eh paano po tayo? Hindi po tayo mga Hudyo, hindi po tayo mga Israelita. Pakinggan ninyo, Romanos 9:6, dadapuat, hindi isang salita ng Diyos ay nauwi sa wala, sapagkat hindi ang lahat ng buhat sa Israel ay mga taga-Israel. Basahin po ninyo ito, mga minamahal po naming mga kaibigan, doon sa mga nangaliligaw, doon sa mga nagsasabing walang Diyos, doon sa mga nagsasabing ang kaligtasan ay puro sa mga Hudyo lamang, kaya po ang mga Hudyo, mga hainos po yan, akala po nila, sila lamang, siyang mga ang mahal ng Diyos. Eh sa katunayan, sila nga po itinakoy ng Diyos eh. Sila ang numero unong tumalikod sa nais ng Diyos, sa pagkakataong ipinagkaloob ng Diyos na siyang lubusang kilalanin, siyang lubusang sampalatayana, siyang lubusang pagkalooban o gawa ng lubusang pasasalamat ng bansang Israel. Dapat tumalikod nga po sila. Gumawa sila ng iba't ibang uri ng mga Diyos-Diyosan, kung sino-sino mga Diyos-Diyosan. Yan po ang ikinagalit ng Diyos. Batid po natin isinumpa ng Diyos ang Israel dahil nga po sila mismo ay sumamba sa napakaraming mga Diyos-Diyosan. Napakarami po niyan. Ngayon, sa 9:7 po, pakinggan pa rin po natin ang nasasaad sa banal na kasulatan. Na sapagkat sila ay binhi ni Abraham, ay mga anak na silang lahat, kundi kay Isaak tatawagin ang iyong binhi. Ito po, kay Isaak tatawagin ang iyong binhi. 9:8, sa makatwid ay hindi mga anak sa laman ang mga anak ng Diyos. Physically, ang ibig kong sabihin, hindi porket nagkatawang tao sa bansang Israel o sa mga Israelita o sa mga Hudyo, hindi anya lamang, ano po, mga anak ng Diyos, sa laman ang mga anak ng Diyos, kundi, ano, ang mga anak sa pangako'y siyang ibibilang na isang binhi. Meron pong pangako. Sa pamamagitan ng pangakong iyon, maituturing kang isa ka ring binhi sa pamamagitan ng pangako ng Diyos kay Abraham. Ngayon, paano ito at paano higit sa lahat mapapasa atin tayong mga inabutan ng mga huling araw na ito, lalong-lalo na po tayo na sa pasimula ay mga hintil. Ang ibig pong sabihin ng mga hintil, outside the Israelite, outside the land of Israel. Walang pag-asa. Wala tayong pag-asa. Hindi tayo kasama sa mga kapangakuan. Ang tanong po natin, alin po baga naman o sino ang tinutukoy na anak sa pangako, na siyang nagpapatunay na ang Diyos na nangako ay hindi kailan may makalilimot sa kanyang ipinangako? Ito po ba ay tago sa atin kahit na tayo ay mga hintil? Ito po, sa pamagitan ng inyong lingkod sa ating Panginoong Hesukristo, ipagpapatuloy ni kapatid na Cirilo Gonzales Jr. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo na walang sawang nagbibigay ng lakas ng katawan, lakas ng pananampalataya at lakas ng boses upang ang ating kapatid na Prospero ay makapagpatuloy ng kanyang paglilingkod sa Panginoon Diyos na kanyang sinumpaan
itataguyod ni kapatid na Prospero hanggang huling hibla ng kanyang buhay. Ang atin pong paksa, ikalawang Pedro 3:9, hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako. Meron po talagang ipinangako kay Abraham na pagpapalain si Abraham hanggang sa kanyang binhi, yung kanyang darating na mga anak, anak ng kanyang mga anak, kaapu-apuhan, yun po ang tinatawag na mga binhi. At yun po ay ginawa ng Diyos na isang tipan. Ang ibig sabihin ng tipan, ito po ang sumpa. At ang nagbigay ng tipan kay Abraham ay ang Diyos na kailanman ay hindi po maaaring makalimot, hindi maaaring magsinungaling sapagkat aking sinalita, akin namang gagawin ang wika ng Panginoon Diyos. Ako ay Diyos at hindi ako tao. Wala pong tao na maitutulad sa tunay na Diyos ni Abraham. Lahat po ng tao sinungaling. Eh lalo na nga po ngayon, araw na naman ang halalan, yung mga dakilang tao ng bawat bansa at bawat bayan na merong eleksyon sa taong ito, una na nga ang Pilipinas, eh kahit na nakita mo na ang mga pandarambong bundok-bundok na ang katunayan, wala ako ikang ninanakaw kahit isang kusing ang wika ng mga kandidato sa Pilipinas. Saksi ika ang Diyos. Ginagawa nitong mga politikong ito, mas sinungaling ang Diyos kesa sa kanila. Nang dahil sa mahahalay na mga kapakinabangan. Ang ating paksa, nagpapatunay ang Diyos po hindi mapagpaliban sa kanyang mga ipinangako na gaya ng pagpapaliban na ipinalalagay ng iba. Una na nga, bago natin ituloy ang ating pagtatapos, marami na pong naghihintay ng ikalawang pagparito. Nakikita na po natin ang kaganapan ng mga hula mismo ng Panginoong Hesukristo sa Mateo Kapitulo 24, magmula 1 hanggang mga huling katapusang talata. At naliwanagan natin mga kapatid sa mga kapanahon ng sa huling araw, ang wika ni Propeta Daniel 9:26, hula ng Diyos, ang wakas ng sanglibutan sa pamamagitan ng mga baha at ang mga digmaan itinalaga na hanggang sa ikalawang pagparito o sa kawakasan ng sanglibutan. Ang Diyos ay hindi mapagpaliban. Kung tila hanggang ngayon wala pa ang katapusan ng sanglibutan, ibig ng Diyos tayo po ay magsamantala ng panahon. Katulad din naman ng isinulat ni Apostol Pablo, hindi sa ang Diyos ay nakakalimot, kung hindi, ibig ng Diyos, walang tao na matapon sa impyerno, walang taong mapahamak, walang taong malulong sa kadiliman at sa mga kapariwaraan, maging sa buhay nating ito sa ibabaw ng sanglibutan. At ang ibig ng Diyos, kung baga maaari ang lahat ng tao na nilalang niya sa kanyang larawan, makaabot hanggang doon sa ipinangangako niya na buhay na walang hanggan, ano po ang mga katotohanan? Sa 2:4 ng unang Timoteo, sapagkat ito'y mabuti at nakakalugod sa paningin ng ating Diyos, na ang lahat ay mga ligtas sa paanong paraan, sa pagkaalam ng katotohanan. Eh, ano nga po baga ang katotohanan? San Juan 17:17, pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo ay katotohanan. Paano nga po baga pinatutunayan ng Panginoong Diyos na yaong ipinangako niya kay Abraham na pagpapalain ang kanyang binhi hanggang sa huling araw na ito po
mga tagapakinig, ayon sa mga tala ng banal na kasulatan ay hindi niya talaga nalilimutan. Romanos Kapitulo 9, Versikulo 6, datapwat hindi sa ang salita ng Diyos ay nauwi sa wala. Bakit po sinasabing hindi dahil sa ang salita ng Diyos ay nauwi sa wala? Alam po natin ang kasaysayan ng bansa ng Israel. Panahon pa ng kanilang mga magulang, sila po ay tumatalikod na lagi sa mga kautusan ng Diyos. At nang sila nga po ay pagkalooban na ng sariling lupain na binubukala ng pulot at ng gata, nang sila nga po ay naging bantayog na at marangal na marangal at kinikilala na ng mga ibang malalaking bayan na nakapalibot sa kanila, sila po ay humingi ng kanilang sariling hari. Ayaw na nila sa Diyos na pagharian sila. Humingi sila ng hari kay Samuel, at ang propetang si Samuel ay nagsumbong sa Diyos, "Panginoon, ang iyong mga anak humihingi ng kanilang hari. Pabayaan mo sila, Samuel. Hindi ikaw ang kanilang itinatakwil, sapagkat ang mga propeta noon na katulad ni Samuel ay sila ang tagapagsalita, sila ang tagapagturo sa kanyang bansa ng Israel. Datapwat nang makita ng mga Israelita na mayabong na sila at makapangyarihang makapangyarihan na sila, nalimutan nila ang Diyos. Humingi sila ng kanilang sariling hari, ayaw na nila. Napagharian sila ng Diyos sa pamamagitan ni Samuel. At ang wika ng Panginoon, bigyan mo sila ng hari. At ang ibinigay nga sa kanila, ang unang hari ng pangalan ay Saul. At alam natin ang kasaysayan ni Saul, kung paanong siya'y bumalikwas din sa mga kautusan ng Diyos. Ibinagsak siya ng Diyos. Ibinigay sa kamay ng kanyang mga kaaway. At pagkatapos po ay inihalili ang lalaking si Propetang David, na ito nga ang tinatawag at kinikilala ng Diyos na isa rin sa kanyang mga kaibigan. At ang wika ng santong sulat ay walang kagaya si David sa pagtatapat at paglilingkod sa kanya. Datapwat nang tumanda na po at namaya pa o natulog na sa kanyang libingan si David, hinalinhan siya ni Solomon na kanyang anak. At ang Solomon na ito'y may kahinaan sa mga babae, aayon po sa kasaysayan ng lahat ng kanyang mga binababae, dinadala niya sa Jerusalem pati ang kani-kanilang mga diyos-diyosan. Ipinagpapatayo ni Solomon ng kani-kanilang mga templo. Kaya nga po ng kapanahon ng yaon ng mga hari sa Israel, kapanahon ng dumating na ang mga araw ni Propeta Jeremias, hayag na po ang mga Israelita ayon po kay Jeremias sa kanyang aklat ni Jeremias Kapitulo 7, Versikulo 14 hanggang 18. Sila po nagpuprosesyon, naghahandog ng mga pagkain at mga inumin sa reyna, reyna ng langit. Nagalit po ang Panginoong Diyos sa kanila, sila po ay itinakwil. At pinagsabihan pa si Jeremias, "Huwag mo silang ipapanalangin o mamamagitan man ikaw sa akin, sapagkat hindi kita pakikinggan." Magmula po noon, ibinigay ang Israel at ang Huda sa kamay ni Nabucodonosor, at yaon po ang tinatawag na 70 years of Babylonian captivity, na kung saan 70 taon ibinigay silang muli sa pagkaalipin ng Panginoon Diyos. At nang matapos na nga po ang tregwas na panahon, nang maibango naman ng Diyos ang mga kaharian ng Medo-Persia sa pamamagitan ni Dario at ni Sirong Dakila, ginalaw ng Panginoon ang puso ni Siro at pinag-utusan ng haring ito ibalik ang tinatawag na mga Israelita at mga Hudyo sa kanyang sariling bayan, tulungan, bigyan ng kakailanganin upang maitayong muli ang templo ni Solomon, yung kanilang pinakabahay dalanginan noon nung araw. Ngunit, hanggang sa pagkakatawan tao ng Diyos,
sa pagnanasa ng Diyos na iligtas ang kanyang sariling bayan, katulad ng sinasabi ni Propeta Samuel sa kanyang ikalawang aklat 14:14, sapagkat tayo ay mamamatay na walang pagsala, tinutukoy yung kanyang bayan dahil sa kanilang pagsamba sa mga larawan, sila po isinumpa ng Diyos. Mamamatay talaga ang mga Israelita sa impyerno. Tayo mamamatay na walang pagsala at gaya ng tubig na mabubuhos sa lupa, hindi na makukuha pang muli. Dadapuat, ang Diyos ay humanap ng paraan upang tayo na naitapon, sinumpa ng Diyos, huwag manatiling tapon sa atin ang ating kaluluwa, ang ating buhay, kung hindi magkaroon tayong muli ng tinatawag na kaligtasan o ng buhay na walang hanggan. Ano nga po ang kaparaanan na ginawa ng Panginoon Diyos? Ang wika ni Apostol Juan Kapitulo 1:1 hanggang 5 at 14, nang pasimula ay ang berbo. Ang berbo ay suma sa Diyos. Ang berbo ay Diyos. Ang lahat ng bagay ay ginawa niya. At alinman sa mga ginawa ay hindi nagawa kung wala siya. Nasa kanyang buhay. At ang buhay, ang ilaw ng mga tao. Ano ang ginawa ng berbo na Diyos? Na ito ang sinabi ni Samuel, humanap ng paraan ng Diyos para mailigtas ang bansa ng Israel sa tiyak na kamatayan sa impyerno. Nagkatawan tao ang Diyos. 1:14 ng aklat ni Apostol Juan. At ito nga po yung ating pinaglilingkuran, yung nagkatawan tao na yon, hindi po tao yon, yon po ay espiritu. At kung ano po yung Diyos, ang Diyos ay espiritu. San Juan Kapitulo 4, versikulo 24 at sa 23, ang Diyos ay espiritu. Ano ang espiritu? Walang laman at walang buto, at dumarating ang araw at oras na hinahanap ng Diyos ang mga tunay na mananamba sa Kanya, sa Espiritu at sa katotohanan. Kaya nga po, yung Panginoong Hesukristo, hindi po tao, siya po ay Diyos, nagkatawan tao para turuan ang Kanyang mga anak na sila, mga kapatid, ay maglingkod sa tunay na Diyos. Walang laman, walang buto, isang Espiritu. At sasambahin nila ang Panginoon Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Datapuat, napakapait po nang nangyari. Hindi na po natin babasahin pa sa banal na kasulatan. Sa harapan ni Pilato, isinigaw nila, pakawalan si Barabas, ipako sa cross ang Kristo. Hanggang sa kanyang pagkakatawan tao, hindi nila kinilala ang Diyos na magbibigay sa kanila ng kaligtasan. Kumanap ng paraan, isipin ninyo, yung Diyos bumaba, nagkatawan tao para magbigay ng buhay na walang hanggan sa kanyang sariling bayan, na ito nga po ang pagpapatuloy ng pangako ng Diyos kay Abraham na hindi niya pababayaan na kanyang pagpapalain at iingatan at bibigyan ng kaligtasan ang kanyang binhi hanggang sa katapusan. Ngunit hindi nila tinanggap, at ang wika ng lalaking si Apostol Pablo sa aklat ng Romanos Kapitulo 11 at Versikulo 11 na ang pagkabagsak ng Israel, ito naman ang tinatawag na kapalaran nino ng mga hintil na kamukha natin, sapagkat yung kanyang sariling bayan, pinili nila ang magnanakaw. Pinili nila ang pusakal at kanilang ipinag-utos patayin ang Panginoong Hesukristo. Iyon ang tinatawag na lubusang pagbaksak ng pakikipag-ugnayan ng Diyos sa bansa ng Israel. At dahil naman sa kanilang pagsalangsang, ibinaling ng Diyos ang kanyang pagpapala, mga pagliligtas, kaawaan at kahabagan. Kanino po? Sa mga hintil. Ano po ang katunayan niyan? At ano ang kaugnayan nating mga hintil sa pangako ng Diyos na pagpapalain niya ang kanyang binhi ni Abraham
hanggang sa katapusan. Buksan po natin ang Osayas kapitulo 2 at versikulo 23. At aking itatatag siya para sa akin sa lupa, at ako'y magdadalang habag sa kanya na hindi nagtamo ng kahabagan, at aking sasabihin sa kanila na hindi ko bayan. Ikaw ay aking bayan, at siya'y magsasabi sa akin, ikaw ang aming Diyos. Sa pagtalikod ng bansa ng Israel sa ating Panginoon Diyos, ibinaling na po niya ang kanyang paglingap sa mga Hentil, sa mga Pilipino, na katulad natin sa iba't ibang bansa at iba't ibang bayan na hindi kasama sa pangako o sa bansa ng Israel. Magtatatag ang Diyos para sa kanya sa lupa, magdadalang habag sa kanila na hindi nagtamo ng kahabagan. Bakit? Wala silang pag-asa, wala silang Diyos nung araw. Katulad nating mga Pilipino, noon tayo po ay mga Katoliko pa, nang kami po ay mga Katoliko pa, wala po kaming Diyos. Nang kami po ay mga iglesia ng tao, naku, lalo nang wala kaming Diyos si Kristo, ginawa nating tao dyan. Nang kami po ay nasa iba't ibang relihiyon, nang kami naging mga Protestante, wala din kaming pagpapala ng Diyos. Tinitiyak ko po sa inyo yan. Hindi po magsisinungaling ang Biblia maliban sa Israel na kanyang sariling bayan na binhi ni Abraham. Lumabas kay Abraham. Wala pong ibang kaligtasan at ang wika ng aklat ng mga gawa, walang sino mang pangalan sa silong ng langit na sukat nating ikaligtas, kundi yung pangalan lamang na pinagkapitan ng Diyos, yung kanyang sariling bayan, yung kanyang sariling tahanan, yung kanyang katawan na tinatawag na iglesia sa ilang katawan ng Diyos na naglayag o naglakbay sa ilang sa loob ng 40 taon. Yan ang kinaroroonan nang tinatawag na katubusan at kaligtasan. Ngunit, nang tumalikod ang Israel na ito, ibinaling na niya ang kanyang paglingap, ang kanyang pagpapala, pagliligtas hanggang sa buhay na walang hanggan sa mga Hentil. Na nung araw ay walang tinatawag na paglingap ng Diyos. Kaya mapalad ako, mapalad tayo, na bagaman tayo mga Pilipino, kinaaawaan, kinahabagan tayo na ang mga talatang ito ay maliwanagan natin. Kaya kailangan po ang pakikinig, kailangan po ang pagbabasa ng Biblia. At upang ito nga po ay mapakinggan ng lahat ng mga tao sa ibabaw ng sanglibutan, gaya po ng sinasabi ng Panginoong Jesucristo sa Mateo 24:14, at ipangangaral ang ebanghelyong ito ng kaharian sa buong sanglibutan. At kung magkagayon ay darating ang biglang pagkawasak, para maganap po ito, pinalago ng Panginoon ang karunungan tulad po ng inihula ng propetang si Daniel, kapitulo 12, versikulo 4, Daniel, sa huling kapanahunan, lalago ang karunungan. Ang karunungan ay tatakbo ng paroon at parito. Alin ang karunungang pinalago para sa atin sa huling araw, para mapakinggan natin ang ebanghelyong ito ng kaligtasan? Pinalago ang tinatawag na IT or Information Technology sa pamamagitan po ng satellite. Kaya ngayon, meron tayong YouTube, meron tayong Facebook, meron Twitter, meron kung ano-ano na mga karunungang pinagsama-sama na itinayo ng Panginoong Diyos para sa buong sangtinakpan mapakinggan ang mga aral na ito ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus upang tayo po ay wala ng maidahilan. At aklat ng mga gawa, kapitulo 15, versikulo 15, tinan natin ang sinasabi ng santong sulat, at dito'y nasa sang-ayon ang mga salita ng mga propeta, gaya ng nasusulat, kapitulo 15, versikulo 16, pagkatapos ng mga bagay na ito, ako'y babalik ang wika ng Diyos. Pagkatapos ika ng mga bagay na isumpa niya, ang kanyang bansa ng Israel, ako'y babalik at muli kong itatayo ang tabernakulo ni David,
yung tabernakulo ni David, sapagkat si David sa lahat ng hari ng Israel, si David lang ang naging tapat sa Diyos, yung pong Israel na yon tinatawag na tabernakulo ni David, na nabagsak. Bakit bumagsak? Naglingkod nga po sa mga larawan at mga Diyos-Diyosan. At pagbabalik niya, muli kong itatayo ang nangasira sa kanya, at ito ay aking itatayo. Itatayong muli ang bayan ng Diyos, ang Israel. Ngunit hindi na po sa literal na mga Israel. Kaya nga po doon sa bansa ng Israel ngayon, 2016, kung makikita ninyo, magbabasa kayo ng dyaryo at makikinig kayo, manonood kayo sa YouTube, itong mga Hudyo, mga Israelita na hanggang ngayon 2016 na naghihintay pa rin ng tunay na Mesayas, ayaw pa rin nilang kilalanin ang Kristo na siya ang Diyos na nagkatawan tao. Makikita ninyo sila kung ano ang dinidiyos nila. Yung tinatawag na Wailing Wall, yung natitirang bahagi ng templo ni Solomon, ipinahintulot sila, ipinaubaya sila ng Diyos sa paglilingkod sa mga materyang bagay. Doon sila yumuyuko, doon sila umiiyak, doon sila humahalik, doon sila nananalangin. Doon sa mga bato na hanggang ngayon hindi nila maunawaan ang hula ng Panginoong Hesukristo, Mateo 24:1-2, ang unang palatandaan ng kanyang ikalawang pagparito, walang bato sa ibabaw ng kapwa bato na hindi ibabagsak, na kung liliwanagin lamang, walang nagmamataas na mga literal na mga edifisyo, mga matataas na katedral, matataas na bahay dalanginan ng mga relihiyon. Bato sa kapwa bato, ibabagsak ng Diyos. Leader sa kapwa leader ng bawat relihiyon, na yan nga ang nangyayari ngayon, nakikita natin sa ating kapaligiran. Ang tinatawag na mga karumal-dumal na mga pagbaksak ng mga leader ng mga relihiyon na nagsasamantala sa mga tupa ng Diyos. Sa mga tweet, mga magulang at mga kapatid, ano ang kaugnayan nating mga hintil sa pangako ng ating Panginoon Diyos na pagpapalain hanggang sa huling kapanahunan o hanggang ikalawang pagparito ang binhi ni Abraham? Ituloy natin ang pagbasa sa Aklat ng Mga Gawa, Kapitulo 15, Versikulo 17 po naman. Upang hanapin ng nalabi sa mga tao ang Panginoon, bagaman sinasabi ng unang nagsalita ni kapatid na Prospero at binasa niya, Romanos Kapitulo 3, Versikulo 10 hanggang 18, walang matuwid, wala kahit isa. Ang wika ng ating paksa, 15-17 ng Aklat ng Mga Gawa, upang hanapin nang mga nalabi sa mga tao ang Panginoon, upang hanapin ng nalabi sa mga tao ang Panginoon, meron pa ring nalalabi, kokonte. Kaya po ang pagrereligion, ang pagpanik sa langit, hindi po paramihan. Eh kami po sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, kakaunti lamang kami. Bahay-bahay lamang kami. Wala kaming ari-arian. Eh wala naman kaming pinagtatalunan, pinagkakaguluhan, at kami po'y naglilingkod sa ating Panginoong Hesukristo sa loob ng amin-aming mga sariling tahanan na may lubos na kapayapaan at kapanatagan, upang hanapin ng nalabi sa mga tao ang Panginoon at ng lahat ng mga hintil. Ayan po. Lahat ng mga hintil na tinatawag sa aking pangalan. Eh ano ba ang pangalan ng Panginoon? Amos 5:27, aking papapasukin kayo sa dako ng Damasco sa pagkaalipin, sabi ng Panginoon na ang pangalan D-I-O-S, Diyos. Mga hintil na tinatawag sa kanyang pangalan D-I-O-S, Diyos, sabi ng Panginoon. 15:18, gawa na nagpapakilala ng mga bagay na ito mula ng una sa makatwid. Ang mga ilang mga tao, lalo na nga sa huling araw na ito, bagaman sinasabi ng santong sulat, walang matuwid, wala kahit isa, meron pong nalalabi, kakaunti, naghahanap pa rin sa Panginoon,
hinahanap nila ang katotohanan ang ibig lamang ipaliwanag. Ngayon, paano pinatunayan maging ni Apostol Pedro na tayong mga hintil kapag tayo po nakilala na natin ang Panginoon, meron tayong pag-asa sa pangako na ipinangako una-una na nga kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob, hanggang sa kanyang pinakahuling binhi sa huling araw. Unang Pedro 2:9, datapwat kayo isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote. Kausap po ni Apostol Pedro rito yung mga hintil na nakakilala sa ating Panginoong Hesukristo, ho? Bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos. Itong mga taong ito na labas ng bansa ng Israel, pinagsasabihan ni Apostol Pedro, kayo ika ay makahari, pagkasaserdote, bansang banal, bayan, pag-aari na sarili ng Diyos. E ano ang katungkulan nila? Upang inyong ipahayag ang karangalan niyong tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Amen! Itong kakonti na mga hintil na ito, ito ika ay makahari, bansa na banal, pag-aari na sarili ng Diyos. Pero ipangangaral ninyo, ang karangalan, kaluwalhatian ng tumawag sa inyo mula sa kadiliman. Eh bakit po sinasabing mula sa kadiliman? Nang isugo ng Panginoong Hesukristo, si Apostol Pablo, isinusugo kita sa mga hintil upang sila ay kalagan mo sa mga tali ng kadiliman. Ang ibig sabihin, ang lahat ng mga hintil labas ng Israel, silang lahat nasa kamay ni Satanas. Ang ibig lamang ipakilala kung ano't anuman ang mga relihiyon ng mga hintil, yon po eh hindi sa Diyos. Tandaan ninyo, iisa lang ang iglesyang itinayo ng Panginoong Hesukristo sa siyudad ng Jerusalem ng Hudiya, yung kanyang sariling katawan, yung kanyang sariling iglesia na kanyang pinangunguluhan, binayaran niya ng kanyang sariling dugo, maliban sa iglesyang ito. Na ang wika ng santong sulat, Unang Tesalonika, Kapitulo 2, Versikulo 14, tinutularan ninyo ang iglesia ng Diyos na nasa Hudiya kay Kristo Jesus. Bakit nasa Hudiya? Sa Hudiya, sa Jerusalem ng Hudiya, itinayo ng Panginoon, anyo 32, ang kanyang iglesia. At ito nga ang kinakausap ni Apostol Pedro, itong mga mananampalatayang ito, na sila ay bumalik o nakilala nila ang tinatawag na katotohanan ng mapakinggan nila ang Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Una-una nga ipinalaganap ng Panginoon at ng 12 apostol sa Jerusalem o sa Israel, at nang dumating na nga ang kapanahunan na dumating na ang pagpapala ng Diyos hanggang sa mga hintil, isinugo si Apostol Pablo, kayo'y nasa kapangyarihan ni Satanas. Tayong lahat, nung tayo'y mga Katoliko, nung tayo'y mga iglesia ng tao, nung tayo'y mga Protestante, ano't anuman ang ating relihiyon, nasa kadiliman tayo. Huwag kayong magagalit kay kapatid na Cirilo at kay kapatid na Prospero. Sinasabi namin sa inyo ang katotohanan. Ang wika nga po dito ni Apostol Pedro, upang inyong ipahayag ang karangalan niyong tumawag sa inyo mula sa kadiliman. E sino ba tumawag sa aming mag-aanak? Halimbawa, sa aming mag-aanak. O edi ang Panginoong Hesukristo. Noonang ay puro Katoliko kaming lahat, magbula sa ating mga ninuno. Pagkatapos dumating ang mga Amerikano, dinala sa atin ang Biblia na Ingles, at ang Biblia na isinali na sa Tagalog base sa King James Version. Nakilala natin, meron palang iglesyang itinayo ang Panginoong Hesukristo. Ang presidente pala dyan, ang Panginoong Hesukristo. Ang hari pala dyan, ang Diyos pala dyan, ang Panginoong Hesukristo na kailanman ay hindi namamatay. Bumalikwas kami sa pagiging Katoliko, Protestante at iglesia ng tao.
niyakap namin ang alin? Ang Iglesia ng Diyos, tinularan namin, ipinahahayag namin tulad ng sinasabi ni Apostol Pedro upang inyong ipahayag. Ang Iglesia po ng Diyos kay Kristo Jesus na katawan ni Kristo, ang mga ngaral ng kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. At sa dos Gs, na nang nakaraang panahon ay hindi kayo bayan, dadapat ngayon ay bayan kayo ng Diyos, hindi nagsipagkamit ng awa, dadapat ngayon ay nagsisipagkamit ng awa. Amen! E ano ngayon? Ang kaugnayan namin, nakaanib sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, sa pangako ng Panginoon Diyos na ang wika ay hindi nakakalimot ang Diyos sa kanyang pangako, pagpapalain niya ang kanyang bayan o ang mga binhi ni Abraham na Israel hanggang sa ikalawang pagparito at bibigyan pa niya ng buhay na walang hanggan. Buksan natin ang Galatians, mga huling talata na ating babasahin, 3:24. Ano pa't ang kautusan, siyang naging tagapagturo natin, ang nagsasalita ho, mga kaanib sa Iglesia ng Diyos, siyang naging tagapagturo natin upang ihatid tayo kay Kristo, upang tayo'y ariing ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Datapwat ngayong dumating na ang pananampalataya, 3:25, wala na tayo sa ilalim ng tagapagturo. Sino po baga ang tinutukoy na tagapagturo dito? Si Propeta Moises. Siya po ang naging tagapagturo natin. Sa huling araw na ito, kaya natin nakilala kung sino ang Panginoong Jesucristo dahil po sa matandang tipan. Yung kasaysayan ng bansa ng Israel na isinulat ni Moises ng ating mabasa at mapakinggan tulad sa Deuteronomio Kapitulo 18 at 18 at 15, ang Diyos magtatayo sa gitna ninyo ng isang propeta, isang lalaki na kagaya ko. Pagdating niya, sa kanya na kayo makikinig. At ang wika sa Aklat ng Mga Gawa, Kapitulo 3:22-20, at upang italaga sa inyo ang Kristo na isinugo sa inyo, tulad ng sinasabi ni Moises sa inyo, sa kanya na tayo makikinig. Kaya nga, nang dumating na ang Panginoong Jesucristo, wala na tayo sa matandang tipan, wala na tayo kay Moises, wala na tayo sa pagbibigay ng ikapo, wala na tayo sa pangingili ng araw ng Sabat, wala na tayo sa tinatawag na mga kautusan na nauukol sa laman, kakaunti ang pakinabang. Ngunit sa Espiritu, sa makatwid po baga, sa dalawang bagong kautusan, sa tipan ng kanyang dugo, na ang wika ng Panginoon, iibigin natin ang Diyos ng buong puso, buong isip at ng ating buong buhay. At ang ikalawa ay katulad din naman ito, iibigin natin ang ating kapwa gaya ng pag-ibig natin sa ating mga sarili. Huwag tayong gagawa ng masama sa ating kapwa gaya ng pagnanais natin. Tayo po ay huwag din naman nagawa ng masama ng sinuman sa ating mga kapwa-tao. Sa dalawang utos na ito, nauuwi ang mga kautusan, ang dalawang tapyas na bato, at ang mga kautusan ni Moses at ng mga naghali-haliling mga propeta. Amen! Na siyang dala ng Panginoong Jesucristo, tayo po sumampalataya sa ating Panginoon sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Ano ang natutuhan natin sa Ebanghelyo ng Panginoon? San Juan Kapitulo 14, versikulo 1, huwag magulumihanan ang inyong mga puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos, ang wika ng Panginoon. Magsisampalataya kayo sa akin. Bakit? 10:30 ng San Juan din. Ako at ang Ama ay iisa. Amen. Natutuhan natin, siya nga ang Panginoong Jesucristo, siya nga ang Diyos. At kung makilala na natin at sumampalataya na tayo na siya ang Diyos na nagkatawan tao, at alin pa ang pananampalataya na natin, Marcos 16:15-16, ipangaral ninyo ang aking ebanghelyo, ang sumasampalataya at mabinyagan, lubog sa tubig, sa pangalan ng Ama Diyos, sa pangalan ng Anak Kristo Jesus, sa pangalan ng ebanghelyo ng Espiritu Santo, sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus,
sila lamang ang maliligtas. Ang ayaw sumampalataya, ang ayaw magpabautismo ay parurusahan. Totoo ba yan? 3:26, Galatians din. Sapagkat kayong lahat ay mga anak na ng Diyos, sa paanong paraan? Sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. 3:27, ang lahat na sa inyo'y binautismuhan kay Kristo, lubog sa tubig, sa pangalan ng Ama, Anak at Kristo Jesus at ng Espiritu Santo, ang lahat ng sa inyo'y binautismuhan kay Kristo'y ibinihi si Kristo at wala nang magiging Grego o Hudyo. 3:28, wala nang magiging alipin o malayaman, wala nang magiging lalaki o babae man, sapagkat kayong lahat ay iisa kay Kristo Jesus. At kung kayo'y kay Kristo, 3:29 ng Galacia, kayo nga ang binhi ni Abraham at mga tagapagmana ng pangako. Amen. Ito po ang kaugnayan nating mga hintil. Naging mga Pilipino, Incheck, Amerikano, Hapon, kung ano-anong mga tinatawag na pinanggalingan natin, kung tayo'y nakinig ng Ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo, Romanos 10:17, sa pakikinig nang gagaling ang pananampalataya at ang pakikinggan ay mga salita ng Panginoong Hesukristo, kaya nga mahalaga ang pakikinig. Samantalahin ninyo mga kaibigan namin, kami na bubuhay pa, napapakinggan pa natin ang mga salita ng Diyos na binabasa namin sa inyo. Sa pakikinig lang dumarating ang pananampalataya. At sa pagbabasa ninyo ng mga banal na kasulatan kung tama nga ang aming binabasa sa inyo. Mga kapatid at mga magulang, binhi na kayo ni Abraham kung kayo'y tumanggap ng pananampalataya sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Ang wika ni Apostol Pablo, unang aklat ng Korinto 15:1-2, ligtas kayo! Ligtas tayo! Kung matamanin yung sinusunod ang Ebanghelyo na sa inyo'y aming ipinangangaral, maliban na nga kung kayo nagsisisampalataya ng walang kabuluhan. Amen! Ito po ang natutuhan natin. Ito po ang naliwanagan natin. Napakaliwanag po, ang Diyos ay hindi nakakalimot sa kanyang pangako. Hanggang ngayon, tumatalab ang pangako ng Panginoon Diyos, bagaman ang mga Israelita sa laman, nawala na ng kaugnayan sa Panginoon Diyos, ibinaling na niya sa atin ang mga hentil at ang wika ng mga kasulatan upang sila ay ipamungkahi sa paninibugho. Romanos 11:11, para magselos ang mga Hudyo sa atin. Sipin niyo yung mga Hudyo, mayayabang yan. Matataas ang ilong niyan. Akala nila sila lang ang pagpapalain ng Diyos. Eh mga Swail, mga tampalasan, mga itinakwil ang ating Panginoon Diyos nang siya'y magkatawan tao. At salamat sa ating Panginoon Diyos na Diyos ng katarungan. Hindi niya pinabayaan tayo na nasa labas ng bansa ng Israel. Sa atin po tumatalab ang pangako, ang buhay na walang hanggan, ang pagpapala, ang tinatawag na tipan ng pakikipagkasundo sa Kanya. Katulad po ng sinasabi ni Malakias Kapitulo 3, Versikulo 7, manumbalik kayo sa akin, ako'y manunumbalik sa inyo, nang tanggapin natin ang Ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo, nang tayo sumampalataya at magpabautismo sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Nagaganap sa atin sa huling araw, naging binhi tayo ni Abraham, Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Binhi ni Abraham, Galatians 3:29, basahin ninyo, tagapagmana ng pangako. At dito po namin kayong lahat inaanyayahan. Sumama kayo sa ating Panginoong Hesukristo na katulad namin, kasama ng ating Panginoon, sa loob ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na binayaran niya ng kanyang sariling dugo sa bundok ng Kalbaryo upang tayo po ay magkasama-sama, hindi lamang sa buhay na ito, kung hindi hanggang doon sa tunay na buhay, sa buhay na walang hanggan. Mga kapatid,
huwag nating ikakahiya ang Panginoong Hesukristo, magpabautismo tayo sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ito nawa ay pagpala. Ito nawa ang ibasbas sa atin ng Diyos magmula ngayon, magpakayi kailanman. Amen! Mapalad silang sakdalang lakad sa kautos ay gumaganap kay Kristo Jesus na palilingap salita'y laging tinutupad sa sa kautusan, ikaw ay lumakad. Panginoon po naming Diyos, amin pong sama-samang iniluluhod ang aming mga tuhod sa iyong banal na harapan. Amen. Panginoon, tagus po sa iyong makapangyarihang paningin na sa ganitong kaparaanan man lamang, Ama, maipaabot po namin ang aming pong lubos-lubos, taon sa pusong mga pagpapasalamat. Salamat sa lahat nga po, Panginoon, ang iyong pagpapalat pamamatnubay sa bawat isa sa amin. Na hanggang sa umagang ito, Panginoon, dama ng iyong mga lingkod. Minsan pa may hindi mo po kami, Ama, pinabayaan. Amen. Panginoon po naming Diyos, talastas mo po, Panginoon, na kami pong iyong mga lingkod, Panginoon, ay wala pong sukat na maisusukli, maigaganti sa lahat nga po ng iyong mga kabutihan, kundi Ama, ang ikaw po ay nasa aming puso't kaisipan. Mapapurihan ka po namin, Panginoon, sa Espiritu mo po at sa iyong mga katotohanan. Amen. Panginoon po naming Diyos, amin din po amang ipinagpapasalamat na sa umaga nga pong ito, minsan pa amay hindi mo po pinabayaan na hindi mo po kami muling mahasikan ng iyong mga aral. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa iyo pong mga lingkod na kinasangkapan mo pong muli sa umagang ito ng aming pagkakatipon. Minsan pa, Panginoon, naliwanagan po namin, Ama, ang iyong mga kautusan hanggang sa huling kapanahon nga pong ito, Ama naming Diyos. Iyo pong ipinaalala sa bawat isa sa amin at sa iyong mga ibang nilalang na ikaw nga po, Panginoon, ang nag-iisang Diyos na buhay na dapat po naming paglingkuran, pasalamatan habang kami naririto at pinagkakalooban mo pa po ng buhay at ng aming mga kalakasan. Amen. Panginoon po naming Diyos, loobin mo po nawa, Ama, na ang mga aral mo pong ito kapag kanilang napakinggan, mabuksan po ang kanilang puso't kaisipan sa katotohanan. Sila man po, Panginoon, ay manampalatayang ikaw nga po ang Diyos na dapat naming panaligan. Ikaw nga po, Panginoon naming Diyos, ang dapat naming paglingkuran, pasalamatan sa tuwi-tuwi na ng aming mga buhay. Ikaw po, Panginoon, ang Diyos ng una at hanggang sa huling kapanahunan. Amen. Panginoon po naming Diyos, sa umagang hapong ito, Ama, maraming salamat po sa lahat nga po ng iyong mga pagpapala at pamamatnubay na amin pong sinasampalataya ng iyo rin pong ipinagkaloob sa lahat ng aming mga mahal sa buhay. Amen. At mga kamag-anakan. Iyo rin po, Amang, pinatagos ang iyong pagpapala at pamamatnubay sa lahat ng aming mga kapatiran at mga kaibigang nakikipagkaisa at nakikinig ng ganitong mga aral. Ama naming Diyos, maraming salamat po, Panginoon. Loobin mo po, Panginoon, na sa mga araw pandarating ay magkasama-sama kaming lahat. Lalo na nga po, Panginoon, ang iyong ibang nilalang na hindi pa po nakakaalam ng katotohanan. Sila man po, Panginoon, ay makasama namin
nananampalataya, nananalig sa katotohanan nang upang sa gayon ama naming Diyos kami po ay magkasama-sama hanggang doon sa ipinangako mo pong buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon po naming Diyos, amin din pong samot dalangin Panginoon na ang mga lingkod mo pong kinakasangkapan mo sa tuwi-tuwi na sa mga ganitong gawain, Panginoon, dalangin po namin pagkalooban mo pa po sila ng kalakasan ng kanilang mga pangangatawan. Loobin mo po, Ama, na dagdagan pa ang kanilang mga buhay nang upang sa gayon, Ama naming Diyos, sila po ay makaganap ng kanilang mga katungkulan. Higit na nga po, Ama, ang pagpapahayag ng iyong katotohanan. Amen. Panginoon po naming Diyos, amin din po, Amang isinasamo, na muli mo po nawa kami imang gabayan ng iyong mapagpalang kamay sa araw pang mga darating sa bawat isa sa amin. Siya nga po. Tanos mo po, Ama naming Diyos, na habang kami pinagkakalooban mo po ng buhay at ng aming mga kalakasan, ang kami makita mong nagkakasama-sama sa paglilingkod, higit na nga po, Ama, ang ikaw ay aming mapupurihan sa ganda po ng iyong kalooban. Amen. Panginoon po naming Diyos, talastas mo rin po, Ama, ang laman ng aming puso't kaisipan. Hindi man po namin nga, Ama, buksan sa iyo ang laman ng aming mga puso, ang aming mga labi. Ay nalalaman mo po, Ama, ang nasa ng iyong mga lingkod. Nalalaman mo po, Ama, na amin pong sa tuwito mo inay idinadalangin ang iyong pagpapala at pamamatnubay higit na nga po, Panginoon, sa lahat ng aming mga mahal sa buhay na narurumpa sa malalayong dakong kanilang kinaroroonan. Amen. Sila man po, Panginoon, ay nawawalay din sa kanilang mga mahal sa buhay. Ama naming Diyos, amat dalangin namin, Ama, ang iyong pagpapala at pamamatnubay ay po nawang ilalagi sa bawat isa sa kanila. Na sa gayon, Ama naming Diyos, lalo po nilang mapagtanto na ikaw nga po ang Diyos na sa kanila ipumapatnubay sa araw-araw ng kanilang mga buhay. Panginoon po naming Diyos, sadyang napakarami po naming mga pangangailangan. Gayunpaman, Ama, ang lahat ng mga bagay sa'yo po namin, Ama, inihihibig. Sa'yo po namin, Ama, idinadalangin na sa anumang mga kaparaan ng Panginoon ay hindi mo po kami, Ama, pababayaan. Lalo-lalo na nga po, Panginoon, sa huling kapanahonang ito na laganap ang kahirapan ng buhay. Laganap ang napakaraming mga kapangaliban, Ama naming Diyos, sa iyo po mapagpalang kamay. Sa iyo po, Ama naming Diyos, kami sumasampalatayang hindi mo po pababayaan ang bawat isa sa amin. Amen. Panginoon po naming Diyos, amin pong paglabas sa dakong ito, amin din po, Amang sinasampalatayanan, nanilinis mo na po kami, Ama, sa aming mga naging mga pagkukulang. Gayon din po naman, Panginoon naming Diyos, ang aming pong mga kapatiran na maglalakbay papauwi sa kanilang mga tahanan. Ang iyo po, Amang pagpapala at pamamatnubay, ang aming pong sinasampalatayanan, sila po ay makararating ng may kaayusan. Nang sa gayon, Panginoon, sa muli naming pananambahan, magkasama-sama po kami, Panginoon, na pumupurit, lumuluwalhati sa iyo pong banal na pangalan. Amen. Ang lahat po ng ito, Ama naming Diyos, sa iyo po namin, Ama, idinadalangin sa pangalan mo pong Diyos, Kristo Jesus, na amin pong nag-iisang Diyos na tagapagligtas. Amen. Amen. Diyos na makapangyarihan sa lahat, na nabibigay buhay at lakas sa banal na gawain siyang tumawag at nagtiis ng hirap.
Kaming lingkod mo ay nagpapasalamat sa kaloob mong buhay at lakas. Dalangin namin sana ay maging dapat tanggapin mo, Diyos ko. Dakilang Panginoon po naming Diyos, Ama naming lubhang banal, makapangyarihan sa lahat. Kaya po ang aming tanging Diyos na gumagabay sa basa amin. Panginoon, muli sa hapon ito, Panginoon, kami pinalikluho sa iyong harapan at kami pinakahinig niyo po mga banal mga aral. Kaya po, Ama, kami nagpapasalama sa mga aral na ito at sa lahat yung makabutihan sa basa sa amin. Nagapin niyo po sa iyong harapan ang mga sabi amin na pagkayanan. Nawa ito po yung magamit po niyang banal na kapangasuan. Makadagod rin po lahat, Panginoon, sa lahat ng mga tao na ngailangan. Higit sa lahat, Ama, sana po mga sabi tumigil kasangkapan sa pagkasalip niyo ng Ebanghelyo sa ibabo ng sanlibutan. Amin na pong sinasama po kayo sa iyo, na sa inyo hubag na hubag ang sa sawaan at sa mga susunod na buhay. Makitin po kami ang lilingkod at umaay pa po ni walang bayad dung sa mga kapintasan. Panginoon, sa hapon ito kakahiwala kayo mga magkapatid, iba po sa amin tutungo sa kanilang matahanan, iba itutungo sa kanilang pag-arabuhayan. Loobin niyo po, Ama, marating namin ang lahat ng mga patutungo na ligtas, lahat ng makapahamakan. Panginoon, marami kayong mga kahilin, Ama, dahil pat kami maasa na lahat ng mga ito idadagin niyo po sa amin. Kaya po, lahat ng mga bagay, mag-aaral po namin hiling sa dakilang palang Diyos Kristus namin, Diyos dakilang tagapagligtas. Amen. Amen. Ang Ama ay tanggapin natin ang walang hanggang pag-ibig, ang walang hanggang pagbibiyaya, ang pakikipisan, ang kaaliwan, ang pamamatnubay at ang kagalingan, ang hindi maulatang banal na biyaya, basbas at bendisyon, pagliligtas at pagpapagaling ng kanyang banal na Espiritu. Ito nawa ang muli niyang ipagkaloob sa ating mga magkakapatid sa umagang ito hanggang sa lahat ng ating mga kabyak ng puso, sa lahat ng ating mga anak, ating mga manugang mga apo, kasangbahay at mga kamag-anakan sa lama, sa ating mga kaibigan, sa paglalakbay papauwi sa ating mga tahanan, sa paghanap natin ng ating kakainin sa araw-araw, amen, sa loob at labas ng ating mga dampang tahanan, amen, at sa buong kalaganapan ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, magmula ngayon, magpakai kailanman. Amen. Kapayapaan ang sumaatin, mga kapatid. Purihin ang pangalan ng Panginoong Hesukristo. Ako kay Jesus na hawak sa aking kahinaan. Si Jesus ang pag-asa at timbulan. Wala nang ibang alam, dapat tayong pagsaliga. Diyos Kristo, Jesus, tunay na tunay. Ako'y ahawak kay Jesus sa tukso'y lalaban. Ako'y ahawak kay Jesus hanggang kamatayan. Ako'y ahawak kay Jesus, hindi hiwalay.
ang kamay ni Jesus aalala.